Kaibigan, marami po nang tatanong sa akin, paano tayo gagaling pag walang pera? Diba? Iniisip nyo, paano tayo gagaling sa sakit? Paano tayo magiging healthy? Wala tayong pera. Pero ngayon, magbibigay tayo ng mga 10 libre. Okay? Libre na makukuha natin. Alos, walang gastos to. Tunay po to. Pakinggan nyo hanggang dulo. Sigurado after this, magkakaroon kayo ng bagong perspective sa buhay. Okay? Number one na libre, pwede tayong magpaaraw. Diba? Alam nyo naman, morning sun, merong vitamin D, diba? Para sa buto. Habang nagpapaaraw ka, lalo na kung nakatira kayo sa probinsya, diba? Pwede kayo tumingin sa magandang tanawin, magandang bundok, magandang ano ba, chocolate hills, vulkan, diba? Lahat yan, maganda yan po sa utak natin. Kasi yung magandang scenery, nagpaparelax yan. Bawas anxiety, bawas depression, diba? Pumunta sa nature, araw, scenery, binigayan ng Diyos para sa atin. Yung mga ibon, naririnig mo, yung tubig sa batis, lahat po yan, pamparelax. Libre din, lalo na sa probinsya, fresh air. Pag maganda yung hangin, malinis yung hangin, di-exercise mo na yung baga mo, diba? Yung mga baga ng tao nakatira sa probinsya, mas healthy kumpara sa nakatira sa city, sa syudad, eh, very polluted dito. So, pag malinis ang hangin, deep breathing exercise tayo, libre yan. So, pag hinga ng malalim, lalagay isang kamay sa tiyan. Isang kamay, lagay natin sa tiyan. So, hinga, tapos palakihin yung tiyan. Hinga malalim, habang lumalaki yung tiyan, nakahawak ko yan. Laki tiyan, exhale. Hinga ulit. Okay, tapos yung paghinga, dapat todo hinga talaga. Full inhale, ha? Para ma-exercise yung baga, lalo na tumatanda. Para magamit natin yung baga natin, just in case magka-pulmonya, infection, COPD, emphysema, COVID, at least may panlaban baga natin. Libre din ng hangin. Diba? Number one lahat yan. O, yan pala, number one tip ko. Number two, libre na kailangan nyo pampalakas. Libre to. Tulog. Diba, marami sa atin, libre na nga yung tulog. Ayaw matulog. Gusto pa rin magano, kung ano-ano ginagawa. Nagpapakabisi, nagpapakapuyat. Tulog is free. Tatlo ang kailangan natin para maging healthy. Ha? Ito yung healthy lifestyle. Diet, tamang diet. Eh, mahalang diet, eh, mahalang gulay. Exercise, libre. Yan ha, isa pa yan, libre, exercise. Diet, exercise, and sleep. Ang libre dyan, mag-exercise. Libre, maglakad-lakad. Libre para lumakas. Diba? Tulog, libre din. Diba? So, kailangan sulitin natin ang tulog, pati exercise. Yung diet, medyo mahal yan. Mahal ang gulay, mahal ang karne ngayon. So, ito libre ha. Number two, exercise and sleep. Number three na libre. Okay, hindi naman talaga libre to, may bayad tong pangatlo. Sabon, 'di ba? Sabon. Ang sabon lang, maligo lang tayo araw-araw, magpupunas, maghihilamos, ang daming sakit mapapagaling. Ano sabi ng mga infectious disease doctor? Ano yung tip pampahaba ng buhay? Hand washing, 'di ba? Hand washing, kaya kumakanta pa sila ng happy birthday, tagalan mo yung hand washing dito, hand washing. Kasi pag walang bakterya o virus sa kamay, hindi mo malalanghap. Makahawa ka na may tuberculosis o merong ano pa ba, anong sakit, TB, COVID, pulmonya, di ba? At least pag hawak mo, kung mahugas naman, pag naghugas ka na ng kamay, hindi ka na mahawa. Sabon pwede sa lahat ng kati-kati, pigsa sa katawan. Diba ito, may pimple ako. Nasabon ko lang. Itong ilong natin, lagi magkaka-pimples ang ilong. Bakit? Very oily ito eh. Super oily ang ilong. Talagang punong-puno ng oil glands. Kaya talagang putok-putok yan dito. Sasabunin lagi. Diba? Ako, misa nga yung pimple ko sa loob ng ilong, sinasabon ko rin eh. So, sabunin, sabunin, sabunin. Yung mga pigsa, okay? Sabon din kailangan. Body odor, 'di ba? Body odor, sabon, 'di ba? Sasabon ka kilikili mo. 'Di ba? Folliculitis, folliculitis yung mga pula-pula dito sa buhok. Sa buhok, 'di ba? Mayroong mga pula-pula diyan, minsan parang tigyawat.
sabon din. O, pwede ka mag-shampoo, di ba? So, sabon, mahalaga. Anong klaseng sabon ang malakas na antibacterial, yung mga ano, yung mga safeguard. Pero yung safeguard, minsan sobra tapang. Diba? Kung talagang ako, minsan meron akong mga pula-pula, pwede safeguard. Pero sa mukha, medyo nakakadry ang safeguard. Dapat ibang sabon ginagamit. So, nasa inyo naman. Kung talagang sobra kayo bacteria, pwede yung mga safeguard. Pag hindi naman, yung may mga iba po, tender care, kung ano man sabon nyo, wala namang kaso yon. Number 4 na libre. Ito, ang daming sakit mapapagaling nito. Halos 30 na sakit mapapagaling. Libre to. Tubig. Okay? Anong klaseng tubig? Maligam-gam na tubig. Anong klaseng tubig pa? Ano? Purified water. Dapat naman malinis yung tubig. Pag tubig sa gripo, baka magtai tayo dyan eh. Basta malinis na tubig, halos libre yan. Humingi kayo ng tubig. Diba? Anong mga sakit mapapagaling ng tubig? UTI, urinary tract infection. Mga babae, lagi nagkaka-UTI, ayaw minum ng tubig. Kidney stones, bato sa bato. Pag nakita nyo yung ihi nyo, minsan pag ihi nyo sa kubeta, may nakita kayong buha-buhangin, yung itim-itim na buhangin sa inidoro, kidney stones yun. Diba? Pag may kidney stones, eh kailangan uminom ka maraming tubig. 8 to 12 glasses of water. 2 litro, 3 litro sa isang araw. Okay? Maximum, 4 na litro. Headache, migraine. May migraine? Tubig lang yan. Maraming migraine, dehydrated ka. May ulcer, may GERD. Masakit ng sikmura. Maasim, di ba? Ako, pagtulog ko, lagi malapot yung laway. GERD yan eh. Yung acid umakyat. Pag nakahiga, tubig lang. Mga 3 lagok ng tubig, konti lang, every 15 minutes, mahugasan yung acid dito. Para hindi masira ang vocal cords, hindi masira ang boses, hindi mabutas ang tiyan, kailangan may tubig. Diba? Pwede yung pasabayan na saging para may laman lagi dyan. Ma-ulcer pang GERD. Para maganda yung balat, eh, kailangan hindi ka dehydrated. Siyempre, tubig. Diba? Constipated, matigas ang dumi. O, prutas, mahal ang prutas. Pero bukod sa prutas, tubig din para hindi constipated. May nervyos. Diba? Pag may nervyos, anong ginagawa nyo? Inom ng tubig, nakaka-relax. Diba? Pagod, fatigue, walang energy, tubig din yan. O yung doktor, pag pumunta kayo sa doktor, inuubo ka, may sipon ka, may plema ka, may COVID, may anumang sakit, puro madikit ang plema, ano sabi ng doktor? Uminom ng maraming tubig. Kasi pag maraming kang tubig, mas malabnaw. Mas malabnaw yung plema na ilalabas. Lalaki, hindi makabuntis. Ano sabi ng OB na kaibigan ko, Dr. Kate Howard? Lalaki, hindi makabuntis. Uminom ng maraming tubig, may tulong din yon. At least yung semilya ng lalaki, mas matubig. Di ba? Mas makakaswimming. Baka dehydrated ka. May lagnat. O, nilalagnat ka. Anong gagawin mo? Tubig, di ba? Inom ka maraming tubig. Paglabas ng pag-ihi mo nung mainit na ihi, bababa yung lagnat. May cramps. May cramps. Sakit ng pulikat. Ano? Dehydrated din yung cramps eh. Pwedeng mababa potassium. Pwedeng sumikip ang muscle mo. Pero pwedeng dehydrated ka. So, tubig lang, ang daming sakit mapapagaling, magic, pero ayaw nyo uminom. Wala tayong magagawa kung matigas ng ulo. Timing ng pag-inom ng tubig sa umaga. Pagising sa umaga, inom sa 2 baso ng tubig. Okay? Marami tayong video dyan. Number 5, ito hindi ito iniinom. Number 5, salt water. Asin at may asin na tubig. Tapos ginagargle, di ba? Minumumog yung asin, di ba? Para saan? Ginagamit niya sa COVID. Ginagamit niya sa mga ano, tonsils. Namamaga yung tonsils. May nana dito, di ba? Puro nana. Gargle lang, salt water. Minsan, meron tayong mga dumi-dumi dito. Mga bad breath dito. Mumog lang ng mumog. Matatanggal yung mga dumi-dumi. Minsan yung pagkain na iiwan dito eh. Dito, okay? So, gargle. Okay? Yung iba, walang pangsipilyo. Diba? Walang, dapat may toothpaste kayo. Pero yung nung lumang panahon, asin lang eh. Diba? Tsaka, pero baka lang magasgas yung gums kung sa asin.
Isa pa, pinakamaganda paggamit ng salt water. Alam niyo yung mga swero na binibili niyo mahal na swero? Salt lang yun eh. As in, at tubig lang yun. Kaya nga tinawag na normal saline solution. Yun lang yun. NSS lang yun. Hindi kasi pwede plain water eh, yung mga mumog. Mas maganda may salt water. Mas ma-ano siya eh, parang osmosis. Mas nasasak niya yung nana dito sa balat. Kasi nga eh, mas malapot siya. Isa pang magandang paggamit ng salt water, turo to ni Dr. Katigo, 'di ba? Pang linis ng lahat ng sugat sa katawan. Ano mga sugat? Ano ba tawag doon? Panglanggas ba ng sugat? Let's say meron ka mga eczema, skin asthma, yung talagang puro pula-pula na may sugat-sugat, o mga chicken pox, bulutong, 'di ba? O marami diyan. So pwede 'yon. Isang litrong tubig, lagyan ng isang kutsaritang asin, salt water, yun ang panghugas mo. Kasi matutulungan niya, maalis. Yung iba may mga Epsom salt pa, pwede na tayo, salt na lang, di ba? Minsan sa paa, binababad din, kung may alipunga, di ba? O salt water. Pero sa alipunga, mas better suka eh. Suka tsaka tubig sa paa. Anyway, kung may pera, meron namang antifungal. So, salt water, ha? Ang daming gamit. Number 5. Dagdag ko na rin. Oh, hindi nga, walang number 2 eh. Pero dagdag ko na rin. Pwede yung ice. Yellow. Pag masakit ang mga ito, napilay ito. Ice konti, di ba? Cold compress, ice. Di ba? Tapos pag magaling na, warm compress. Kung masakit, cold compress, warm compress para sa injury. Kung meron kayong pilay, biglang na duda kayo, naipit sa paa, natapilok, napilay yung kamay, ice ang kailangan. Diba? So, ang kodigo natin for injury is rice. Rest yung part, lagyan ng ice, 10 minutes. Diba? Compression, minsan binabalot ng bandage, and E-elevation. Nakataas yung kamay o yung paa, kung ano yung parte na injure, mas mataas sa puso. Number 6, ito, hindi ginagamit ng iba, pero simple lang to, walang bayad, hindi to fake. Hindi ko kaya papabayarin. Kayo pa, alam ko naman gusto natin libre. Number 6, gamitin natin yung... Actually, pwede mo tawaging placebo effect. Alam namin itong doktor, placebo effect. Pwede mo sabihin positive thinking. Gagamitin mo yung utak mo para gumaling. Your mind can make you well. Okay? Positive thinking, iniisip mo na mabuti mangyayari sa'yo. Kahit anong diagnosis. Diba? Alam niyo yung mga cancer patients? Makinig kayo mga cancer patients. Sino ang pinakamahaba ang buhay ng cancer patients? Pag sinabihan kayo ng doktor, 1 year to live, 6 months to live, o sandali na lang yung buhay, huwag kayong maniwala. Ako nagsasabi sa inyo, huwag kayong maniwala. Wala naman. I mean, on the average, nung pinag-aralan yung palagay natin 1,000 tao on the average, 6 months sa buhay nila. Hindi naman tayo ganun eh. Depende. Alam niyo paano mahaba ang buhay ng cancer patient? 3 words lang. 3 words lang. 3 word lang hahaba buhay ng cancer patient by many years. Ang secret ay will to live. Will. Lakas to live. Gusto mo mabuhay. Basta gusto mo mabuhay, mabubuhay ka. Pag gusto mo tumakbo ng malayo, magagawa mo. Kung gusto mo mag-aral, makakatapos ka. Kung gusto mo mabuhay, mabubuhay ka. Bakit? Kasi yung katawan mo susunod lahat eh. Let's say may cancer ka, kahit ano pa yan, stage 3 o breast cancer. May will to live ka, magpapa-check up ka. Iinumin mo yung gamot, hanapin mo yung pang-chemotherapy, magpapa-opera ka. Lahat gagawin mo, kakain ka kahit walang lasa yung pagkain. Gusto mo mabuhay para sa anak mo eh. Mabubuhay ka nun. Hahaba. Hahaba. Kung sabihin 1 year to live, malay mo, 5 years, 10 years, or more. Diba? Pag may will to live, susunod lahat ng katawan mo. Kita mo, pag pagising mo, ganado ka, may energy ka, ang dami mo magagawa. Diba? Ay pagising mo, tamad ka sa buhay, depressed ka, wala kang magagawa. Will to live. Nasa utak mo lang yan. Kaya yung mga utak na depressed, yung mga kabataan na walang pag-asa, isang click lang yan, mao-okay ka na. Dapat may will to live ka. Okay?
Lahat yan. Positive thinking, kung yun talagang gusto mo, may magawa ka. Meron din tinatawag na placebo effect. Sinama ko na lahat sa number 6. Positive thinking, placebo. Ang placebo effect ganito. Yung doktor nagbigay sa'yo ng tableta na walang laman. Oh, minsan binibigyan kayo walang laman. O baka sugar lang. Fake lang binigay sa'yo. Oh, binigyan kayo ng fake. Yung doktor binigyan ka na isang tableta na walang laman. Sinabi niya, gamot yan para sa sakit mo sa ulo. Inumin mo yan, gagaling ka dyan. Pag ininom mo yung tabletang walang laman, 40% ng tao gagaling. Walang laman. Bakit gagaling? Eh sinabi ng doktor eh. May tiwala siya sa doktor eh. Naniniwala siya, gagaling siya. Uminom siya ng isang bagay na walang laman. Hindi niya alam walang laman eh. Kala niya may laman eh. Ganyan ang ginagawa sa trial. Placebo effect is 40% effective. Diba? Kaya ang dami nanonood sa akin. Ba't marami nanonood? Marami gumagaling, siguro 60%. Pero 40% gumagaling din dito sa video natin dahil may tiwala kayo sa akin. Thank you so much. Kasi wala naman ako binibenta dito. Tulong lang to. Wala naman ako agenda para sa inyo. Gusto ko lang humaba buhay nyo para makasama nyo, pamilya nyo. That's it. That's it. Ending na yon. Diba? Bahala na yung Diyos sa akin. Diba? May views ako. Happy na ako dito. Kasi wala akong ginagawa. Diba? Wala kang silbi sa buhay. Yun. Yung placebo effect, very important. Ibig sabihin, may bagay na yung utak mo magpapagaling. For example, ito. May infection ka sa baga. Okay? Mahina yung baga mo. Pag iniisip mo, gusto mo mabuhay, yung mga cellula mo lalakas. Tunay po yan. Yung white blood cell mo lalakas. Mas ganado siya. Yung mga cancer patients, pinapalaro nga sila ng special video game. Eh. May video game sila. Ang video game nila, meron sila parang Pac-Man na mga tao kinakain yung cancer cells. So, nilalaro nila, may mga cancer cells, kinakain ng Pac-Man nila. Nilalaro ng mga may cancer patients. Gumagaling sila. Kasi sumasabay yung katawan. Eh. Sumasabay. Diba? Pag inisip mo, magagawa yun. Okay? Hindi kayo naniniwala, subukan nyo yan. Lahat ng bilyonaryo, successful, kahit yung mga vlogger na malalakas, lahat yan, alam nila. Alam nila maabot nila. Alam nila maabot yan. Kasi pag inisip mo, hindi mo maabot, impossible, hindi mo maabot. Inisip mo, hindi mo kaya. Inisip mo, mahina ka. Inisip mo, mamatay na. Wala na pag-asa. Wala na akong pera. Kawawa na ako. Inapi pa ako ng magulang ako, malas, galit pa ang Diyos sa akin. Diba? Kung inisip mo lahat yon, talagang mangyayari. Number 7, bukod sa will to live, positive thinking, dagdagan na natin. Lagyan mo na ng pangarap at faith. Diba? Mangarap ka na, libre. Libre mangarap, diba? Yung mga sikat na tao, pinapanood ko lahat. Dati, kinuwento to dati ni Charisse Pempenko eh, sa isang show niya eh. Bago siya naging Jake Cyrus. Kinuwento niya, nung bata pa daw si Charisse Pempenko, nagdo-drawing siya ng sa papel na nandun siya kumakanta with Celine Dion. I think baka 10 years old lang siya. Niisip na siya, makikita ko si Celine Dion, makikita ko si Celine Dion. Nakita nga niya. Oh. Si Pacquiao, bata pa, alam niya magiging champion siya. Eh. Alam niya. Lahat na naging successful, alam na nila. Bago mangyari sa iyong buhay mo, dapat yung utak mo expanded. Pag utak mo maliit, hindi darating sa iyo. Hindi darating sa iyo. Kaya ako, kahit anong bash ng tao, may mga sinasabi, Dok, huwag ka tatakbo. Dok, huwag mo gagawin yan. Dok, hindi mo kaya yan. Ay, maliit nga yung utak nila eh. Diba? Para lang yun sa inyo. Di sa buhay nyo, yun ang gusto nyo. Diba? Ito, alam ko eh. Diba? Alam ko, kaya ko. Alam ko, magagawa ko. Makuha ko, hindi. It does not matter. Pero alam ko, kaya ko gawin. Okay? Last pa. Ito yung mga binabasa nyong libro. Punta kayo sa National Bookstore o sa Fully Book. Marami doon libro. Law of Attraction. Diba? Law of Attraction. Ito daw ang sikreto. Simple lang Law of Attraction. Pag inisip mo, magagawa mo, maaabot mo, na kaya mo, darating sa'yo. Darating yung universe eh. Yung universe ang magbibigay sa'yo. Paano? Feel nila kaya mo eh. Diba? O, kita niyo naman ang video ko 6 years ago. Medyo boring si Doc. O ngayon eh, after several years, diba? O, confident na ako eh. Kasi mas alam ko na ngayon eh.
Kasi inexperience ko, inaral ko lahat eh. Inaral ko health, inaral ko politika, inaral ko pagtulong, inaral ko lahat. Ano ang goal ko? O sabi niya, "Doc, ano bang goal ko?" Kinakwento ko to kay Doc Lisa eh. Nung bago pa lang kaming kasal, 28 years ago, 29 years ago, nung bago pa lang akong doktor na cardiologist na ako, isa lang ang gusto kong mangyari. Gusto ko tumulong, hindi, counted na yun. Gusto ko libre, counted din. Pero meron ako, isa lang ang gusto ko. Alam niyo ano gusto ko? 25 years. Sabi ko, gusto ko, pag ako nagsabi, maniniwala ang tao. Yun lang. Pag yung ibang tao, kasi ang dami ko nakikitang peke, ang dami ko nakikita minsan, gusto lang mag-scam, mag-iimbento ng libro, mag-iimbento ng style. Ang dami Pilipino na naloloko. Kunwari lang, uminom ka ng X tablet. Naloloko. Gusto ko, tapos yung ibang doktor sasabihin, uminom ka ng A tablet. Tama yon. Pero walang naniniwala eh. They useless. Nanalo pa yung peke. Diba? Kaya sabi ko, ang goal ko lang, basta maabot ko yung goal na pag ako nagsabi maniniwala yung tao, para humaba buhay nyo. Para makasama nyo pamilya nyo. Ano reward ko? Wala. Langit. Langit lang reward ko. Diba? Kung may langit, kung wala langit, di sorry. Diba? Yun, happy ako eh. Kasi yun lang ang goal ko. Yun lang gusto ko. Hopefully, nagagawa ko ngayon. Diba? Kaya na magsabi kung mas naniniwala kayo sa iba o sa akin. Kasi kaya ang ginagawa ko super linis eh. Kaya ginagawa ko 20 years, wala 20 years, di ako sumisingil kahit sinong pasyente. Para tayong pare, the same. Diba? Hindi ako tumatanggap sa drug company. Never. Zero. Wala pa nga akong pare sa abroad. Tumakbo ako sa politika, di ako tumanggap sa negosyante. Zero. Diba yun ang gusto nyo? Walang utang. Gagawin ng maayos. Hindi ko sinasabi na mali yung tumanggap. Halos lahat naman tumatanggap. Okay lang. Hindi ko sinasabi huwag tumanggap sa drug company. Yung iba gusto. Ayaw ko lang. Gusto ko gawin super clean, super ayos. Kung ano yung Biblia, eksakto gagawin natin. Bahala na ako saan ako aabot. Kasi experiment yan eh. Gusto ko gawin talagang clean. Kasi kung di lang clean, di ako happy eh. Kung gagaya lang ako sa style na iba, eh, nasa sa inyo. It's up to you. Wala naman po sa akin yan. Basta ako, gagawin kong malinis. Ayoko madudumihan ako. Number 8, libre. Self-massage. Mga self-massage natin, di ba? Libre yan, di ba? Or mag-massage ka ng asawa mo, massage. Ano mga massage? Headache? Maraming tension headache, massage lang. Di ba? Maraming mga masasakit sa neck, massage lang yan. O. Masasakit sa dibdib, massage lang ito. Minamassage lang dito. Kasi lagi tayo nakakunot eh. Yung mga tinuturo kong pang therapy, let's say masakit ang likod, mga chin, mga ganyan, chin tuck, yung mga stretching, oh, libre din yan. Yung mga massage sa likod, niluluwag yung mga nodule. Nodule is mga lamig-lamig. Libre lahat yan. Okay? 8 is massage. Libre din yan. Magagawa nyo. Number 9, anong libre? Ito medyo kakaiba. Number 9, libre maging... Libre umiwas sa bisyo. Libre na hindi ka uminom ng alak. Libre hindi ka manigarilyo. Na hindi gumamit ng droga, ikaw gusto manigarilyo, ikaw gusto uminom ng alak eh. Sinasaktan mo yung sarili mo. Ihinto mo lang yun, may pera ka na, di ba? It's up to you, di ba? Number 10 na libre. Ito libre to, pero hindi ginagawa ng ibang tao. Number 10, libre humingi ng tulong. Ano pinagsasabi nito? Oo, libre humingi ng tulong. Kung wala ka talagang pera, kailangan mo ng gamot, wala kang trabaho, hingi ka ng tulong. Humingi ka doon sa kaya magbigay. Kapalan mo yung mukha mo, wala naman masama. Diba nasa Bible yan? Ask and you will receive. Diba? By your faith, you are healed. Pag-isip mo, wala naman masama humingi ng tulong kung kailangan mo talaga ng tulong. Eh. Marami ako hinihingi ng tulong. Ako, dami ko hinihingi ng tulong. Maraming mga tumulong sa akin. Maliliit na tao, matataas na tao. Ang kilala nyo siguro mga tumulong sa akin. Si Boy Abunda, laki tinulong sa akin. Libre yun. Si Ogie Diaz. Marami rin tinulong sa akin. Marami tumutulong na ganyan. Pero marami ding ordinary tao na tutulong sa'yo. So, they help you go to the next step eh. Diba? So, walang masama. Dapat kapalan mo lang ang mukha mo. Kailangan mo ng tulong eh. Marami pang libre ah. Itong mga ibang libre, tingnan nyo ah. Libre maging mabait.
Yun ang gusto ko sa inyo. Gusto ko maging mabait kayo, huwag kayong mag-bash ng ibang tao. Kasi pag mas mabait ka, mas darating ang blessing sa'yo. Maniwala ka. Yung mga nagiging mataas na pwesto sa association, ang mga grupo, alam niyo sino nagiging leader? Hindi sila yung super talino. Hindi yung super talino ang nagiging leader o yung super galing na wais. Ang nagiging leader, tingnan nyo, yung pinakamabait. Yung pinakamabait, sila ang nakikinabang. Yung pinakamabait, yan ang gusto. Siyempre gusto ng tao mabait eh. Kung may kaaway ka, kung may kabashing ka, mahirap eh. Akyat baba. Nasa sa inyo naman eh. Style nyo naman yan, di ba? Libre maging mabait, libre magdasal, di ba? Oh, very powerful. Libre magmahal sa kapwa, maging mabait, libre manligaw, di ba? The point is, pag mabait ka, maayos kang tao, mas darating ang blessing sa iyo. Di ba? Dito lang tayo sa malinis, dito tayo sa maayos. Kasi last na lang, ito malalim na napuntahan ko eh. Naniniwala ako, ito ah, meron tayong spiritual laws eh. Hindi lang ako naniniwala sa, ano spiritual laws? Ang dami, malalim ang sinasabi niya. Naniniwala ako, pag matino ka, mabait ka, may tutulong sa'yo. Yan ang mga law of attraction na bagong word. Pero sa Bible, nandiyan yan eh. May mga anghel tutulong sa'yo. Basta matino ka, ma-feel ng tao. Pero kung swapang ka, kita ng tao, nagbabash ka, mamalasin. Pwede mo sabihin, karma yan. Minsan di dumarating ang karma in 1 year, in 10 years, in 20 years. Hindi natin alam eh. Pero mas gusto ko maging matino kayo, maging maayos kayo para makuha nyo itong 10 libre. Okay? O, i-rarandam ko lang mabilis. Baka sabihin nyo, peke. Number one, araw, scenery, libre yan, di ba? Fresh air. Sleep and exercise, libre. Sabon, di ba? Daming sabon. Number four, tubig. Tubig lang, dami na sabi. Number five, yung mga salt water, gargle. Number three, yung will to live. Napakalaga, will to live lang. Diba? Dapat may tigas ka lang. Kung kailan ka mas matigas, mas malakas loob mo, mas okay ka eh. Pero kung kailan ka nanghihina, oo. Kaya ako lagi ko lang pinupuno yung utak ko ng mga matitino. Pag mga salbahe, bahala na sila sa buhay nila. Hayaan mo sila. Dun-dun na lang sila. Oo. Oo. Number seven, dapat yung pangarap mo. Alam mo yung goal mo at may purpose ka sa goal mo. Mas maganda kung purpose mo, merong kasaling pagtulong sa iba. Ako, tinotodo ko, kaya ako nga 100% tulong. 100% walang hingi sa kapa, 100% malinis. O, kung ayaw ng tao, ganun, does not matter. Hindi ko problema yon. Problema ng universe yun. Diba? Okay naman ako dito, hindi ko naman kailangan gawin to. Number 8, mga massage. Number 9, iwas bisyo. Number 10, humingi ng tulong. Isa pa pala, libre din yung ano, libre din magtrabaho, magpagod, di ba? Let's say wala kayong pera, o sumama kayo sa simbahan, mag-worship kayo, tumulong kayo, di ba? Sa grupo ninyo, o mamaya may libreng pagkain ka na. Yung magtrabaho ka, mamaya may sweldo ka na. Mag-volunteer ka, di ba? So libre naman, gamitin mo yung effort mo, yung katawan mo. Kung wala kang pera, health is wealth, di ba? Pero kung healthy ka naman, gamitin mo yung lakas mo para kumita, para tumulong, para maging mabait, darating din yung blessing sa ibang araw. Okay? Sana nakatulong to. Alam ko, karamihan, 90% sa atin, walang pera, mahalang bilhin. Bahala sila. That's the world eh. Pero pag ikaw mismo, alam mong mabubuhay ka para sa anak ko, para sa pamilya ko, at maganda yung layunin mo, wala ka naman tinatapakan, wala ka sinisiraan, di ba? Okay yun. Naniniwala ako may spiritual law na mas panalo yung matino in the end. Oh, kung di man dito sa mundo, baka sa kabilang mundo. Pero in the end, mas okay. Mas okay ang mundo kung mas maraming matitino. Lagi yan sinasabi na kailangan natin ng mga matitino na magsasama para matakpan yung corruption, kadiliman, kaswapangan ng tao yun. Eh. Kung hindi, palubog na tayo ng palubog. Salamat po. Pasensya na, nalayo ang topic, pero health pa rin siya. God bless.